Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kapag mahal mo na palang isang tao, ang hirap na niyang iwaksi sa isipan mo. Yung tipong lagi na lang siyang nasa isip mo. At kahit saan ka lumingon ay hinahanap mo ang taong nagpapasaya sa'yo. Nagbibigay ngiti sa mga labi mo. Nagbibigay sigla sa buhay mo. Nagtataka talaga ako kasi naman yung labi ko kasing lasa nung cake na kinain namin. Tapos si Andre kakaiba yung ngiti. Nakakapagduda talaga. Tapos ito nung hapon na. Nakatambay lang kami ni Saldi. Tamang kwentuhan lang talaga. Pero si Andre, aba, papansin. Padaan-daan sa harapan namin. Tapos, mag-iingay yan. Nakaka-bad trip eh. Lagi tuloy napuputol yung kwento ni Saldi. Kasi epal itong si Andre. At ayun, sa pagsapit ng takip silim, umuwi na si Saldi. Hindi na kami nakapag-usap ng maayos eh. Naiwan na kami ni Andre. Nag-brown out pa nga. Tapos tinakot pa ako ni Andre. Napatakbo talaga ako sa labas. Kaso nagulat ako. Aba. Kasunod ko na din sa labas na tila ba. Takot na takot. Tapos eto. Nagsimula nang magpakita ang mga litap-tap. Ang dami. Nakakatuwa. Parang mga bituin sa langit na anime bumaba dito sa lupa. Mga alitap-tap na sumasabay sa pag-ihip ng hangin. Grabe. Ang ganda. Ang daming alitap-tap. Tapos itong si Andre. Titig na titig sa akin. Naiilang tuloy ako. Pero sa itsura niya, parang masaya siya. Bakit kaya? Uy, Andre. Abot nga yung ngiti mo ah. Bakit sobrang saya mo ata? Wika ko habang naglilipara ng mga alitap-tap. Ha? Ewan ko. May naalala lang kasi ako. At saka, alam mo ba Robby? Ngayon lang ulit ako naging masaya. Wika ni Andre. Bakit? Hindi ka ba masaya sa pinuntahan nyo ng tatay mo? Wika ko. Masaya naman, pero may hinahanap yung puso ko. May kulang sa pagkatao ko. Wika ni Andre. Bakit? Ano bang kulang? Sabihin mo sa akin, dali. Wika ko. Wala yun. Basta, okay na ako. Masaya na ako ngayon. At saka, Robby, dapat lagi ka lang nakangiti, ah. Gusto ko na yung ganyan palagi yung ngiti mo. Katulad noon, nung una kitang nakilala, kung gaano ka kasaya nung nakahuli ka ng isda sa kanal. Wika ni Andre. Alo? Naalala mo pa yun? Ang tagal na nun, ah, pero tama ka. Sobrang saya ko nung araw na yun kasi dahil sa'yo, wika ako. Ngayon ba? Masaya ka? Wika ni Andre. Medyo natigilan ako kasi naman, ewan ko ba kung paano sagutin ang tanong na yun. Sobrang saya ko kasi, nahiya akong umamin. Sakto lang. Wika ako. Ah, ganun ba? Siguro kinalimutan mo na talaga ako dahil iniwan kita dati. Wika ni Andre. Biglang naging malungkot ang mukha niya. Di ko tuloy alam yung gagawin ko. Nahiya kasi akong umamin na masayang masaya ako ngayon.
Ang hirap pala magsabi ng totoo. Nakakatakot. Andre, tara, bumili ng kandila. Wika ako. Ah, sige, tara, maglakad. Wika naman ni Andre, kaya ito, sabay kaming naglalakad sa madilim na daan. At ang tanging gabay namin ay ang bilog na buwan na nagsisimula ng magpakita sa amin. Habang sabay kaming naglalakad, marami talagang bumabalik sa alaala ko. Yung mga panahong sabay din kami naglalakad kapag pauwi kami galing sa lamay. Tapos, inahatid niya ako madala sa bahay namin. Ang sarap balikan ng mga panahon na yun. Mga panahong hawak niya palagi ang kamay ko. Kasi, takot ako sa dilim. Kaya ito, habang naglalakad kami, hinihintay kong hawakan ni Andre yung kamay ko. Kaso, nakakainis. Nakarating na kami sa bibilihan ng kandila eh. Di man lang hinawakan yung kamay ko. Pero, okay lang naman. Medyo nakakahiya din naman kasi yung ganun. Tapos eto, nung pabalik na kami, ganun ulit. Tahimik lang na naglalakad sa ilalim ng bilog na buwan. Bakit kaya brown out? Bad trip talaga. Kaya ito, pagkarating sa dormitoryo, napahawak talaga ako sa braso ni Andre. Ang dilim kasi sa loob. Wala na akong makita na kahit ano. Tapos ito, diretso kami sa kusina para sindihan yung kandila. Robbie, saglit, para ka namang mawawala eh. Kalma sa pagkapit. Wika ni Andre. Sorry na, nakakatakot eh. Napakadilim at saka Andre, sindihan mo na yung kandila. Wika ako. Oo na, saglit lang. Napakaduwag mo sa dilim. Wika ni Andre, at eto na, sa wakas. Nagkaroon na ng sindi yung kandila. Gamit ang gasol. Wala kasing posporo eh. At eto, itinayo namin sa gitna ng lamesa yung kandila. Naupo kami magkatabi tapos eto, nakatitig lang kami sa liwanag ng kandila. Robbie, sorry dati ah. Kasi, iniwan kita. Kasalanan ko kasi yung lahat. Hindi kasi ako nakinig sa bilin ni tatay na dapat patayin ang gasera kapag aalis o matutulog na. Wika ni Andre. Hindi mo kasalanan yun, Andre. Huwag mong sisihin ang sarili mo. At saka napakatagal na nun. Wika ako naman. Habang nakatingin ako sa liwanag ng kandila. Ah, Robby, yung kuya mo pala, siguro naman di na siya galit sa'yo. Wika ni Andre. Ah, ganun pa din siya, Andre. Hindi pa din nagbabago, pero alam ko naman na love niya ako eh. Tsaka Andre, alam mo ba, nakatago pa din yung sulat na sana eh. Regalo ko sa kanya. Kasi gusto kong mabasa ni kuya yung sulat ko. Pero sa tamang panahon ko na lang ulit ibibigay yung sulat na yun. Kapag kaya ko na yung sarili ko. Kapag kaya ko nang tumayong mag-isa. Kasi pakiramdam ko kaya nagagalit si kuya. Kasi nasa akin palagi yung atensyon ng lahat. Pero hindi naman siguro ganun. Mabait naman si kuya. Niyayakap pati ako nun palagi kapag lasing na lasing yun. Wika ako. Gusto mo yakapin kita? Wika ni Andre. Ayoko nga. Wika ako naman.
Napaka-arte mo naman, Robby. Pero, alam mo ba, unti-unti nang natutupad yung mga bulong ko sa nakaraan. Unti-unti nang nagiging malinaw sa akin ang lahat. Wika ni Andre. Hindi kita maunawaan, Andre. Anong ibig mo sabihin? Wika ako. Ah, wala yun. Huwag mo nang kaisipin, pero Robby, sa palagay mo, ang nakalipas ba, pwede pang mangyari ulit? Uwi ka ni Andre. Oo, pwede. Pero minsan, masakit balikan. Paano kung hindi na maging katulad sa nakalipas ang kasalukuyan? Uwi ka ako. Eh, Robby, paano kung minahal na kita noon? Pwede ba kitang mahalin ulit ngayon? Uwi ka ni Andre. Napatingin ako bigla sa mga mata ni Andre. At mula sa mga mata niya, tila ba nakita ko yung mga pangarap ko. Ang matagal kong hinintay. At mula sa liwanag na nagmumula sa kandila, ipinikit ko yung mga mata ko kasabay ng pagdampi ng mga labi ni Andre sa labi ko. Isang kalmadong halik, ewan ko ba, tapos nagulat ako pagkatapos nun. Napatayo ako. At eto, kumuha ako ng tubig. Parang natuyot yung lalamunan ko bigla. Ano nangyari? Totoo ba yun? Baka panaginip na naman to, ah. Pero kung panaginip to, ayoko nang magising pa.